Good day mga kanyudwi, I'm Noel de la Sena and welcome to my channel. Before we proceed to this video, don't forget to subscribe and click the bell button icon for updated video tutorial. But before we start, don't forget to add, like, follow my page on Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, and Twitter. If you have any questions and suggestions for any topic you want to learn, just comment below and I will do my best to make a video for you. Now, let's start. In today's video, I will show you how to create multiple dependent drop-down list in Microsoft Excel. Hindi ito basta drop-down list lang, kundi ito ay multiple dependent. Sa madaling salita, nakabase ang pagpipilian sa isa pang pagpipilian ng susunod na drop-down list. Hindi ko napapatagalin pa. Tara na, buksan niyo na ang inyong mga computer at laptop para maipakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Now, let's start. Ang una nating gagawin, open tayo ng Microsoft Excel. Okay, anyway, I'm using Microsoft Excel 365. Okay, so, blank presentation. But, kahit na Microsoft Excel 2010, 2016, magagawa nyo to. Okay, so una, dito natin lalagay ang multiple drop-down list. So, in my presentation, ang gagamitin kong example is all about cars. No? So, dito ko ilalagay ang car run. Okay. Next, dito ko ilalagay ang model. At dito ko ilalagay ang color. Okay. So, i-adjust ko muna. Okay. So, ayos lang natin. Model and color. So, center natin siya. So, center. Okay. Then, bold natin. And kulayan natin yung background. Let's say kulay green. Okay. Then next, lagyan natin siya ng table or borders. Okay, all borders. Yan. So dito, ilalagay natin dito ang drop-down list. Okay, so para mapakita ko sa inyo, isusulat natin dito. So here is our car brand. Okay, ito babasihan natin mamaya kung tamang ginagawa natin. Okay. So, car brand natin dyan. So, we have here, sa car brand, mayroon tayong Honda and Toyota. Okay? So, ayos lang natin ng konti. Then, dito, under Toyota, so, mayroon tayong, this is our model. So, mayroon tayong Toyota, mayroon tayong si Wigo at saka si Yaris. Okay, so dalawa lang muna gagawin natin. Under naman kay Honda, okay, ang model naman kay Honda ay si Honda Brio at saka si Honda Jazz. Okay, next sa color naman, color ni, this is color ni Wigo. Okay, Wigo. So, ang color na available ni Wigo ay yellow, white, gray, black, orange, and red. Ang kay Yaris naman, ang available niya is white, gray, black, orange, green, silver, and red. Okay. Pagdating naman kay Brio, ang color na available ay yellow, white. Oh, lipat na lang natin dito sa taas para makita nyo. Okay. Dito kay Brio, ang available niya ay yellow, white, black, red, and orange. At pagdating kay Jazz,
Ang available color ay blue, silver, black, orange, red, and white. Okay, so ilapit natin siya ng konti para makita natin siya mamaya. Okay, so ayan na. Okay, now, ang una niyong gagawin, i-identify muna natin itong mga to. So, car brand. So, dito, i-highlight natin. Then, dito sa taas, sa name box, palitan niyo itong G6 na nakalagay dito ng brand. Okay? Or car. Okay. Now, after nyan, dito naman kay Toyota. So, hinighlight natin si Wigot, si Yaris. Then, palitan natin, i-assign natin ng name. This is Toyota. Okay? Kay Honda, highlight natin. Palitan natin pangalan ng Honda. So, kay Wigo, highlight natin si Wigo. Ang color niya. Then, palitan natin dito ng Wigo. And kay Yaris, highlight natin. Then, palitan natin dito, Yaris. Then, kay Brio, the color of Brio, palitan natin ng Brio. And, kay Jazz, palitan natin ng Jazz. Okay. So, now, tapos na tayo mag-assign ng name. So, ang gagawin natin, so, punta tayo dito, maglalagay na tayo ng multiple drop-down list. So, ang gagawin nyo dito, punta tayo dito sa brand car muna. Okay, so, palitan ko lang to card, naging card. Car brand, okay. Sa car brand, okay, ang gagawin natin, lalagyan na natin siya ng drop-down list. So, punta po tayo dito sa data. I-click nyo po itong data. Then, after nyan, punta kayo dito sa side at hanapin nyo ang data validation. Gaya po nyan, nandyan po ang data validation. Click nyo po siya at lalabas po itong data validation option. And palitan natin yung allow info list. Then, ang source po natin, highlight natin tong si Honda and si Toyota. Then, click enter. And, okay. Okay, so kung mapapansin nyo, pag kinlik nyo ito, mayroon na tayong drop-down list. Nandyan dyan na po si Honda at saka si Toyota. Now, para malagyan itong drop-down list, nakabase doon sa pagpipilian nating dalawa. So, next, dito naman sa model, i-click nyo ulit si data validation, palitan natin si list, but in this part, gagamitin natin itong options, itong command. So, i-type natin dito sa source is equal sign, i-type nyo indirect, then open parenthesis, i-click nyo po itong car brand. Okay? Itong blanco na pinaglagyan natin kanina ng data validation, i-click nyo po yan. Then, after po nyan, i-close parenthesis nyo. Okay? Then, click OK. Then, lalabas po yan. The source currently evaluate to an error. Do you want to continue? Yes mo lang. Okay? Then, after nyan, punta tayo dito sa color. Same procedure. So, nakabase naman siya dito sa model. So, i-click natin ulit ang data source. Okay? So, ulitin natin. Data. Okay, data validation. Then, palitan natin yung list. And, ang source natin, okay, is equal sign, same procedure, indirect, open parenthesis. Then, click naman natin ang model kasi nakabase siya sa model, yung color. Okay, so, i-click ko dyan. Then, close parenthesis and click OK. Then, yes. Then, tapos na po siya. Okay, kung mapapansin nyo, pag kinlik ko yung color, mayroon siyang drop-down list, pero wala siyang pagpipilian. Kasi nakabase siya rito, wala pa siyang laman sa model. Pag kinlik ko ang model, wala rin po siyang laman kasi nakabase siya sa car brand. So, maghihintay muna siya na malagyan ang car brand. So, mamimili muna ako. So, for example, si Toyota. So, mayroon ng Toyota. So, dapat ang model nandito ay si Wigo at saka si Yaris. So, i-click ko siya ulit. Ayun, Wigo and Yaris. Okay? So, what if palitan ko siya si Honda? Pag si Honda nandyan, dapat nandito si Brio and si Jazz. So, i-click ko siya. Mapapansin nyo, Brio and Jazz na siya. Okay? So, i-click ko si Brio. Then, ang color, ang available na color ni Brio ay yellow, white, black. So, lima lang. Pag kinlik ko yan, yellow, white, yellow. Yellow, wala siyang W. Okay, so yellow, white, black, red, and orange.
automatic na po siya. Okay, so for example, orange pinili ko. Then kapag pinalitan ko ito ng model niya, si Jazz, at pag pinili ko siya sa color, mapapansin nyo, nagbago na rin ang pagpipilian. So naging ito na po siya. Okay, so orange or let's say red. No, pag binago ko ulit ito ng Toyota at si model ko ay si Yaris at ang kulay naman ni Yaris ay ando doon. So red, silver, green, orange, black, gray and white. So gray for example, yan. Yan po ang ating creating or how to create multiple dependent drop-down list in Microsoft Excel. Di ho ba napakadali lang? So sana may natutunan kayo ulit at para marami tayong matulungan, i-share po natin sana ang video para maibahagi natin sa iba ang kaalamang ito. Maraming maraming salamat and God bless. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.